Hi guys! For today's video, gagawa ako ng ukay-ukay haul. Siguro nasa 28 pieces to, pataas. Parang ganun, 28 to 30 pieces. Dito ko lang siya binili sa may Marolas Bayan. Yung malapit sa sakay ng Fausta. Tapos sa looban din ng bayan. Basta tatlong ukay-ukay yung binibilhan ko dito. Mura lang, nasa 10 pesos pinakamababa. Maganda na yung ibang 10 pesos doon. Yung price range na baka binili ko, madalas 10 pesos. Ang pinakamalaki lang, nasa 150 pesos. Pero hanggat maaari, hindi talaga ako bumibili ng 150. So, ito yung first item na binili ko. Dito na lang sa video na to. Parang, ano ba yan? Dress siya na floral. Sobrang ganda nito nung nakita ko to doon. Kasi parang naisip ko sa kanya si Marian Rivera. Inspired. Yan lang. Formal lang tignan. Parang pagka, kunwari, may formal akong pupuntahan. Ito na lang yung susuotin ko. Maganda siya. Tapos ang ganda pa ng tela niya. Ano siya? Japan brand? Ito naman siya pag sinuot sa akin. Lagpas siya ng konti sa tuhod ko. Kasi maliit lang ako. 4'11 lang ako. Tapos sakto lang. Sabi nila na hindi daw maganda. Pero, eban. Para sa akin maganda siya. Para talaga siyang kay Marian Rivera. Iwan ko lang. Para kasi may nakita na akong gantong suot ni Marian Rivera. Maganda siya suotin. Tapos set. Pangit lang kasi yung lighting ko dito. Yung pinaka cellphone ko kasi pangit yung pinaka camera niya na ginamit ko. Pero maganda siya pag suot-suot. Lalo na pag naka-makeup ka na. Yun. Ito naman pangalawa na to. Hindi ko alam kung ba't ko siya binili kasi nasa 10 peso siya. Para siyang see-through. Ewan. Kung ba't ko siya binili. Parang... Kaman kasi 10 pesos lang naman siya, why not chocolate, diba? Pero hindi siya maganda. Hindi naman siya ganun kagandaan. See-through siya, pero sakto lang. Ito namang next ko, magandang-maganda yan. Sobrang ganda yan. Alam niyo kung magkano yan, 50 lang yan. Para siya sa mga Instagram na nauuso ngayon. Kaso nga lang, nung binili ko siya, hindi ko na siya tinignan, hindi ko na siya tinanggal yung butones. Yung pala, yung pinaka-butones niya, design lang. Yung pababa na butones, hindi pala siya natatanggal talaga. Kaya yun yung problema ko. Kasi bala ko sa kanyang gawin, yung tinatanggal yung tatlong butones, tapos ipapalikod yung ibang suot. Parang medyo kita yung dibdib, mga ganun. Yun naman siya pag suot-suot ko. Ang laki kasi ng chin ko eh. Magpapapayat pa lang ako para sana okay sa akin. Pero maganda naman. Maganda naman pag may makeup ka na. Parang ganun. Ang ganda pa ng tela niya. Hindi mainis. Yung pangalawa naman, ito naman, tagta 35 lang sa looban ng palengke. See-through din siya. Parang maganda. See-through nga ba yung tawag dito? Chiffon. Parang chiffon yung tela niya. Sobrang ganda. Alam mo yung parang pangmayaman yung naka-slacks ka na lang na white. Slacks ka ba yun? Kung sa inyo yung suot mo. Parang nakikita ko siya kasi yung suot ng mga mayayaman. Alam. Feeling ko lang. Ayan siya. Ayan siya pag nakasuot sa akin. Lalo akong tumaba kasi malaki yung tiyan ko. Ganda niya. May pa-flowy-flowy pa siyang effect. Ito namang next ko, tagte 20 lang yan. Ano pa? Jackpot ako sa tagte 20. Kaso nga lang, yung butones niya, parang ano lang, parang yung sakto lang yan. Ang ganda-ganda ng design. Yung print niya, napakaganda. Yung tela, napakaganda. Ang problema ko, yung butones, ganun lang. Hindi ko maintindihan ko anong butones yun. Ayan, sobrang laki niya sa akin. Hindi naman sobra, sakto lang. Parang large size niya eh. Parang small to medium lang ako. Ganyan siya. Kaya ang kailangan, tutupiin ko talaga yan para maging okay sa itsura ko. Tapos medyo bubuksan ko yung pa, ano dyan, yung pa dibdib.
yung isang botones, ganun, para nasa uso naman sa Instagram, mga ganyan, suot sa Instagram. Pangit lang talaga yung lighting ko dyan, pero maganda yan, maganda sa personal. Nagustuhan din ang kapatid ko, maganda siya. Nakapangit lang din yung design na parang botones na sa may kwelyo, parang medyo nakapangit lang siya. Pero sakto lang. Sulit na sa tagda 20 pesos lang ano ko. Ganda-ganda ng print niya. Yan siya sa akin. Nakatagilid, talikod, harapan. Ito namang next ko. Ano nga ba yun? Magkano nga ba yan? Nasa 20 ang alam ko dyan. Oh, 20. 20 din yan. Di ko lang alam kung ba't ko binili. Kasi medyo payat pa ako nung binili ko yan. Eh, nito ko lang nalaban. Natago ko kasi. Tapos ganyan siya pag nakasuot. Eh, malaking mutihan ko ngayon. Kaya kailangan pa magpapayat dyan. Pero maganda naman siya. Sakto lang, oh. Diba? Tapos ang ganda yung kulay niya kasi yung nagustuhan ko talaga. Mahilig ako sa yellow. Eh, malaki pa yung chan ko. Kaya kailangan papayat muna. Ito naman, sa tagta 10 pesos ko lang yan nakuha. Ano ka? Ang ganda-ganda niyan. Yung kulay niya, napakaganda. Ang kaso lang, yung botones, kulang ng dalawa. Bibili na lang ako. Madali lang naman na solusyonan yun. Pero sobrang ganda niya. Napakaganda ng kulay. Parang yayamanin. Pangit lang din pa rin talaga sa video ko na nakasuot sa akin. Yan siya pag nakasuot. Maganda yan. Hindi ko lang masyadong hindi na mabigyan ng justice ng camera na yan. Sa cellphone ko kasi medyo loko-loko itong cellphone ko. Yan, kailangan na lang talaga palitan yung dalawang botones dyan. Oh, siguro lahat papalitan ko na. Trinay ko din siyang itali kung uubra. Ito namang isa na to, wala namang video. Pero 50 pesos naman to. Hindi ako siya binili kasi mahilig ako sa aso. Eh, sakto aso yung design niya. Pero di ako mahilig sa mga ganyang white. Eh, pero kasi may asong design. Kaya, kinuha ko na rin. Sa kwenta lang naman. Yan, tinitiklop ko siya para hindi masagwa tingnan sa akin. Kasi mataba ako eh. Malaki yung ano ko, tiyan ko. Laki pa ng bewang ko. Kaya kailangan talaga nakaganyan. Yan. Kumakapapa sa bulsa, kala mo talaga. Yan siya pag nakasuot. Isang beses ko pa lang ito nasusuot. Siguro mga dalawa hanggang tatlong beses ko lang susuotin to kasi di ako mahilig talaga sa white. Ito naman, tagta 30 naman to. Doon naman din. Doon pa rin sa looban ng palengke rin. Hindi ko siya alam kung ba't ko binili. Pero ang ganda kasi nung print, may ano, bulaklak. Nung ganun, kulay cream siya. Maganda rin, sakto lang. Kasi may pabutones sa likod, parang ang ganda lang tignan ng may butones sa likod. Ko alam. Pero parang wala pa kasi akong ganyang design. Kaya binili ko na lang din. Ito naman, tagta 20 pesos din to. Malapit din sa Fausta ko nabili. Sakto lang, maganda naman siya. Hindi naman siya sobrang ganda. Pero meron tong sira. Si Maiko, tuwing may sira ay nabibili ko sa Ukay-Ukay, tinatayin niya. Kaya sakto lang. Maganda rin naman. Nakakatabalan talaga ako kasi talagang mataba ako. Malaki talaga kasi yung chan ko. Kaya medyo ano sa akin. Pero maganda siya. Lalo na yung ano niya. Parang branded. Parang ganun. Ang ganda ng tela niya. Tapos may parang see-through pa siya na ganun-ganun. Hindi ko alam see-through ba tawag doon. May botones din siya sa likod. Yan, naipit pa. Parang papalda yung style niya, no? Malaki lang talaga yung chan ko. Ito naman, sa tagta 10 pesos ko naman ito nabili. Kaya ako siya binili. Kasi ang ganda ng design niya. Ano ba tawag sa design na ganyan? Nakalimutan ko kasi tawag dyan. Pero ang ganda ng design niya. Meron pa nga siyang parang pabra sa loob. Kaso wait. Aanhin ko naman yun, diba? Baka kupitin ko na lang yun. Pero ganyan siya sa akin pa nakasuot siya. Ganda siya, parang pambahay naman. Oo, pambahay naman talaga. 10 pesos pa 3.
maganda na siya. Malaki lang talaga yung chin ko. Kailangan ko magpapayat dyan. Ang ganda lang kasi talaga ng design niya. Yun lang. Eto naman yung boyfriend ko nakakuha nito, si Maiko. Tinuro niya sa akin to, tagda 10 pesos lang. Sabi niya, maganda daw, mukha daw akong tanod. Detrinay ko. Sabi ko, ayaw nga, ang ganda pag nakasuot. Akala ko nung una, niloloko lang ako. Kasi may taste naman pala sa suotin yun. Ewan po, para sa akin maganda. Saka para sa kanya maganda. Lalo na pagka nakasuot na. Ayan siya. Mukhang ano siya. Alam mo, mukha kang nagtatrabaho sa bartender. Ewan, feeling ko lang. Parang ano, yung mga nauuso ng iPhone, parang ganun. Eh, gusto ko yung mga ganyan. Tsaka malakas siya makaano. Parang nakaka-shape pa siya ng katawan. Kahit malaki yung... kahit malaki yung chan mo. Di siya nakakaano. Basta nakaka-shape siya ng katawan. Makikita yung shape mo sa gilid-gilid. Kahit wala. Ganun. Ito naman, 50 pesos. Kaya ako siya binili kasi ang ganda-ganda ng kulay niya. Tapos yung design niya, di ba, Burberry yung ganyan. Brown siya, parang ang elegante tignan. Tapos yung tatak niya, di ba ganyan tatak, branded, sabi nila. Tsaka nakita ko, sinitch ko lang. Ganyan siya pag nakasuot, ang ganda-ganda niya. Kaso pare-pares naman yung suot ko dito, ng short, nagkatamaran na kasi tinatamad ako kasi ating gabi ko na rin to pinilm. Tapos ang pangit pa nung video ko. Ganyan siya pag nakasuot. Malambot yung tela. Sobrang lambot ng tela. Napakaganda pa siya. Ito naman, 35 pesos ko binili. Sa kabila naman palengke. Hindi ko alam kung ba't ko binili kasi sobrang laki sa akin. Mahilig lang talaga ako sa ganyang ano. Parang yung ganyang kulay tapos ganyang design. Yung parang boho. Pero malaki siya sa akin. Lalo na malaki yung chan ko. Pero sakto lang. Siguro hindi ko pa nasusuot to kahit isang beses. Hindi ko sigurado kung masusuotin ko pa ba o hindi na. Kasi para sa akin, sobrang laki niya. Lalo ako lumalaki tignan. Ganun. Ayan siya. Ganyan siya. Naku, kita mo naman yung puson ko. Kitang-kita. Tapos ito naman, 35 din. Doon din. Doon lang din kung nabili. Nasaan ko binili yan? Sa loob ng palengke. Wala lang. Mahilig lang talaga ako sa papolo. Parang pang kunwari, pupunta lang ng nanto sa bayan. Naman, hindi ko na lang kung ba't ko siya binili. Pero gusto ko kasi mga ganyan. Tsaka pwede siyang pang sports. Ganun-ganun. Ito naman, 35 din. Ito mo. Sabi ko sa inyo, gusto ko rin talaga ng ganyang polo. Polo shirt. Polo shirt nga ba? Doon ko lang din binili kay ate. Hindi ko nga lang alam kung nandun pa rin sila kasi hindi na ako nakakapag-ukay doon. Ito naman, 10 pesos ko lang binili. Doon naman sa may papausta. Maganda kasi yung print niya. Ayan, iba na yung camera ko dyan. Kaya malinaw na. Simula kanina. Iba na yung camera ko na ginamit. Kaya medyo luminaw na. Ayan, maganda rin yan. Ang ganda pa ng tela. Malamig. Sinuot ko yan nung nag-cave kami noon sa Sagada. Sakto lang, maganda naman. Ito naman, hindi ko alam kung ba't ko binili. Pero kasi, 80 pesos lang. 100 pesos yan, tinawaran ko kay ate. Ayaw akong bigyan ng tawa, ng discount. Tapos nung sa may-ari na lalaki ko na tinanong, sabi ko, 80 muna lang kuya. Binigay naman niya, oh. Pag talaga sa may-ari ka nagtanong, mas umu-okay pa sa kanila kaysa dun sa mga nagtatrabaho. Ewan ko ba, feeling ko lang. Maganda kasi siya. Bayan sabit. Maganda kasi siya yung design niya. Parang, ewan, parang gusto ko na ng mga makalumang design. Hindi ko nga alam kung saan ko ito susuotin, pero kasi ang ganda para sa akin. Old rose ba yung kulay niya? Tapos may ganyan pa ba? Basta ang ganda niya sa akin. Ewan ko lang ha. Mag-comment nga kayo kung nagagandahan din kayo para may karamay ako. Kasi sabi nila nanay tsaka ni papa ang pangit daw. Sobrang makaluma daw. Pero, ewan, ito gusto ko talaga. Gustuhan ko talaga, tsaka 80 pesos lang naman, why not chocolate naman. Ayan yung kaninang meron pa siyang paloob na rose gold yung kulay. Ganyan siya pag nakasuot sa akin. Ano siya, medyo lagpas siya ng tuhod ko. Konti lang naman. Ganyan siya pag nakasuot. Hindi ko alam kung saan ko siya pwedeng suotin.
binili ko siya pero di ko alam kung saan ko siya pwedeng suotin. Wala lang, natripan ko lang kasi nakukuyutan ako. Masyado nga lang siyang malaki sa akin. Paano pag nagpapayat na naman ako? O nag-workout ako? Hindi naman nagpapayat, nag-workout, ganun. Lalo ako liliit tignan. Ito naman, 70 pesos ko binili. Doon pa rin. Wala lang, first time. Ayan yung first time ko lang mag-ukay-ukay. Hindi ko alam kung magkabinili yan. Nakakaloka. Pero, 2 pesos ko na nasasuot yan. Siguro, 1 pesos ko pang sasuotin. Didispatch ako na yan. Maganda naman siya. Ewan, sa paningin ko, maganda siya. Pero, nakakataba. O, mataba kasi talaga ako. Ganun. Yung mismo, mataba pala, mataba. Talagang tumaba. Pero, didispatch ako na yan. Mga 1 suot na lang. Ganun. Eto, yung pinaka... Ewan, pinakamahal na to para sa akin. 150 pesos, pero pang formal siya. Diba, ako na rin atin ka ng birthday. Ay, grabe birthday yun eh. Itim. Pero ang ganda niya kasi, ayan o, may paganyan pa siyang effect. Okay, may pakita yung likod, saka pakita yung tiyan. Ganyan naman siya pag nakasuot sa akin. Ibabalimbali yung paa. Yan siya when worn. Ganyan. Maganda siya, pang formal. May aatin lang ng debu. Kaso nga lang ang ano dyan, itim. Sana man lang premium kulay. Ito naman, yung pag-boho din yung itsura niya na design. Yan naman siya. Ano lang to? Ah, 80 pesos. Ang alam ko, 80 pesos lang. Kasi parang new arrival siya. Nakasabit pa siya dun sa... Hindi naman manikin, hanger lang. Pero nasa taas siya. Nagandahan ako. Kaso nga lang, medyo maliit. Maiksi siya sa akin. 1 beses ko pa lang siya nasusuot dun sa kasal na minake-upan ko. Kaya lang, kailangan mo talagang mag-ano dyan. Yung nag-short ako na mas mahaba nga lang dyan eh. Medyo nakaka-awkward lang kasi medyo maluwag sa tiyan. Tapos medyo maiksi. Maiksi talaga. Ito naman, dun ko na... Ano may 120 ko nabili to. Doon ko to nabili malapit sa may kaingin lang. Sa daan doon, malapit sa barber shop. 120 pesos ko nabili. Ano siya? Black siya, tapos may mga bungo lang. Pero H&M. Ano ka, taray. Indonesia. Sa Indonesia siya, ganun. Yan naman siya, may pabuka. Pwede rin pabuka, kaso parang ang OE naman. Sabi lang kapatid ko, pwede rin pabuka, pero iyoko ha. Huwag na lang. Ito naman, 10 pesos lang din. Ewan, di ko alam kung ba't ko binili. Kasi nung binili ko to, sabi ng kapatid ko, maganda daw. E di nagandahan din ako, kasi may pa-ruffles. Ruffles ba tawag doon? Maganda, pero nung sinuot ko, ewan. Pangit siya na talaga sa akin. Ito naman, binili ko 10 pesos lang din kasi. Pero noon, nasa 50 pesos to. Pero siguro hindi nabili, kaya nilagay nila sa 10 pesos. Nagagandahan ako kasi para akong piloto. Ano, pang style lang, pang Instagram, ganun. Pagka kunwari, 2 suot lang, tapos dispatch ako na. Ang ganda kasi, pang style, ganun. May mga picture lang. Ito naman, pang ano, pang cover siya. Pagka kunwari, beach ka, swimsuit mo. Ang ganda niyan, imagine ko nga eh. Ito, 10 pesos lang. Hindi ko talaga alam kung ba't ko binili yan, pero... Ewan, hindi ko rin talaga alam. Pambahay lang, siguro ganun. Pero pagka nagpawis ka pa, kitang-kita agad dyan. Pero 10 pesos lang naman kasi, kaya binili ko na. Ito din, 10 pesos ko lang din ito nabili. Si Maiko naman na, ay hindi, ako lang pala nakakita nito. Una yung babae may hawak nito, tapos nakita ko, hala, gusto ko ng flag ng Amerika. Tapos nakita ko binitawan niya, di kinuha ko na agad. Kahit may nakita akong 3 sira ata. Pero si Maiko nga, sabi ko nga, si Maiko taga-tahi ko na may sira akong damit. Kaya siya, tinahin niya. Tapos nilaban niya na lang sa kamay niya. So, yun lang guys. Yun lang yung video ko ng ukay-ukay. Kung gusto niyo pa ng marami pang ukay-ukay, kasi marami pa ako dito nakastack na binili ko ng ukay-ukay ko.
comment lang kayo ha. Tapos meron na akong taytay, taytay haul. Comment kayo kung gusto nyo upload ko. Tapos subscribe na din kayo. Thank you. Bye-bye.